Hello po mga kaalaga, update po tayo dito sa ating kulungan ng ating manok. So, ito na po siya. Yan. Yan na po. Tsaka may binili po ako na mga bagong sisil. Rhode Island Red kay Sir Anthony Vilches. So sir, maraming salamat. So ito na po sila. Yan. Hindi ko na po na-vlog yung pagbili ko nito kasi medyo busy. So, kinuha ko siya kahapon. 30 pieces po yan. Yan po mga kaalaga. Oh. Yan, 30 pieces na Rhode Island Red. Mula kay Sir Anthony Vilches. So, ang lulusog at ang liliksi po nila. Nilagyan ko pa sila ng dalawang ilaw na tag 50 watts. Tapos, yung rice hull. Tapos, gumawa po ako ng DIY na feeder. Courtesy of Ma'am Tessalonica's Farm. So, pinanood ko po yung video ni Ma'am Tessa sa paggawa po ng DIY na chicken feeder. So, yan po. Yan. So, thank you, Ma'am Tessa. Very effective po. Hindi po natatapon yung mga feeds nila. So, yan po. Walang tapon yung feeds. So, hindi po kakalat. Pag nagutom sila, punta lang po sila dyan. Tapos, tutuka. Tapos, ito po yung tubig nila. Nilagyan ko pa yan ng Vitamin Pro para lumakas yung resistensya at saka maging malayo sila sa sakit. So, update ko na lang po kayo. Kung sana mabuhay lahat. Para at least marami tayong maalagaan na Rhode Island Red dito sa ating munting farm. Hello po mga kaalaga, dumating na po yung ating Styrobox incubator. Ito na po siya. Yan. May load na po yan na itlog. Yan po. So kasama na po sa pagbili ko yung itlog. Itlog po yan ng dominant at saka shamo asil na nahulo. So crossbreed po yung mga itlog na yan. So ito po yung kabuuan ng ating manual styro incubator. Meron po siyang temperature controller na supposedly it 37.5 to 38.5. Pero kasi yung ganitong controller, hindi naman talaga accurate yan, sabi nung pinagawan ko. So, nilagyan ko siya ng thermometer dun sa loob. Yun. So, yun talaga yung basihan kung ano talaga yung init dun sa loob ng ating incubator. So, nandyan 37.5 yung nasa loob ng ating incubator. So, buksan po natin para makita po natin yung loob. So, yan po. May fan po siya dun sa gilid. Tapos, may 50 watts na bulb dito sa kabilang gilid at saka may tubig doon sa dulo for humidity. So mga 2 days ko na po to na in-incubate. Yan po, umilaw siya kasi bumaba yung temperature kasi binuksan ko yung styrofox. Nakita, napansin niyo po na may X na nakalagay. Actually kabilaan po yan, X at saka 0, yan po. Kasi yan po yung indicator or yung indication na nabaliktad na po natin yung
itlog na in-incubate natin. Yung pag baliktad po nito three times a day. So, 2 to 3 times a day. Pero sabi nung pinagawan ko nito, mas maganda pag 3 times a day, binaliktad yung itlog. Yan po. So, pwede din po daw lagyan to ng second layer pag marami na po ako talagang ilalagay na itlog dito. Dito banda, pwede daw gawa ng another layer dito para malagyan pa ng mas maraming itlog. So, sa mga nagsisimula pa lang sa pagmamanok or pag-incubate, mas maganda na ito muna yung bilhin ninyo. Kung wala pang budget, ito na munang manual na incubator kasi mahal naman yung automatic na incubator. So, pag start ka pa lang, pwede ito muna. Pag maganda, pwede ka nang pag nagkapera, pwede ka nang bumili ng automatic na incubator. Yan po. So, sarahan po natin. Yan. Yan po. So, tingnan nyo dito. Nung binuksan natin, bumaba yung temperature. Ganon din doon sa loob. Naging 36 na lang siya. So, unti-unti lang po yan babalik sa 37.5. Minsan nga, pag medyo mainit talaga, medyo mainit talaga yung panahon, lumalampas siya ng 38 na ganun. Pero hindi naman talaga lumalampas ng mga 39, 40. So, yan po yung indication na gumagana talaga yung incubator natin. Pag yung temperature sa loob, pumapalo lang mga 37.5 to 38.5. Mga ganun lang po yung range niya. The next day. Hello po mga kaalaga. Good morning. Ngayon po, mag-turn po tayo ng ating ini-incubate na itlog. So, yan po. So, ang pag-turning po nito is 2 to 3 times a day. So, nag-turn po ako tuwing 6:30 ng umaga, 12:30 ng tanghali, at saka 6:30 po ng gabi. So, ngayon po, umaga, so mag-turn po tayo. So mga kalaga, third day pa lang po ito nung pag-incubate natin. So after 7 days magkakadling na po tayo. Tingnan natin dun sa ilaw kung mayroon ng namumuo na embryo sa loob ng in-incubate natin na itlog. So update na lang po ako pag nakadling ko na yung itlog ng na in-incubate natin. So thank you po Nurse Farmer TV at your service. Maraming salamat.